Ang video na to ay sponsored ng Hive Energy PH. Hive Energy PH develops portable solar power stations called PowerCell to provide ease of mind and comfort during power interruptions. With PowerCell, you can now have access to clean electricity anywhere you go. Click the link down below to learn more. Magandang araw sa inyo lahat. Ako nga pala si Emel at pag-usapan natin ngayon ang inverters. Ang inverters ay ang devices na nagko-convert mula DC, yung mga galing sa batteries, papuntang AC o yung 220 volts na lumalabas sa mga wall outlets ng ating bahay. Meron dalawang uri ng inverters, modified sine wave or MSW at pure sine wave or PSW inverters. Ang output na modified sine wave ay parang hagdan na pataas at pababa. Ideal itong gamitin sa mga non-sensitive appliances tulad ng routers, ilaw, laptops at iba pa. Ang isa pang advantage ay mura ito kasi you can have a modified sine wave for as low as 1,000 pesos. Pero dahil sa kamurahan nito, hindi efficient ang paglalabas ng kuryente. Meaning, hindi siya pwede sa mga demotor na appliances tulad ng electric fan at washing machine. At hindi rin ito pwede sa mga sensitibong appliances tulad ng radyo, TV, CPAP machines at iba pa. Dito naman papasok ang pure sine wave inverters. Ang output ng pure sine wave ay yung pinakamalapit sa lumalabas sa mga wall outlets sa ating bahay. Meaning, compared sa modified sine wave, ito ay mas malinis, mas makinis, mas tahimik at mas efficient na paglabas ng kuryente. Ideal ito sa lahat ng mga appliances ranging from routers, pati electric fan na rin, washing machine, TV, radio, desktop PC, laptops at kung ano pa man. Pero, compared sa modified sine wave, kailangan mo maglabas ng at least 3,000 pesos para magkaroon ng decent na pure sine wave inverter. Just so you know, ang pure sine wave inverter ang ginagamit namin from PowerCell 200P pataas. Pagdating naman sa kung gaano kalaking inverter ang gagamitin ninyo, kailangan nyo muna pag-isipan kung ano yung mga appliances sa patatakbuhin nyo. Halimbawa, ang isang TV ay merong power rating na 70 watts. So, pwede natin gamitin dito ang 300 watts na pure sine wave inverter. Kaya 300 watts ang pinili ay para magkaroon pa tayo ng space kung sakaling gusto pa natin magdagdag ng mga appliances. At ito ang basic information sa mga inverters. Kung may mga natutunan kayo sa video na to, it would really help to leave a like, share, and subscribe para lagi kayo updated sa mga upcoming videos namin. Hanggang sa muli, ako si Emel at salamat sa panonood. Paalam!